Hey, hello, shout out to you my friends, my follower on my YouTube channel and my subscribers. Thank you very much for supporting my channel, and as of now we are 400 subscribers. Salamat, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel, at ako'y nai-inspire at lumalakas ang aking loob na patuloy akong mag-inspire ng mga tao at mga kababayan nating nakakaranas ng mga problema sa kanilang buhay, nakakaranas ng mga testing, nakakaranas ng mga pagsubok. At ako ay patuloy na ni-encourage na maghanapan ng mga magagandang mga topics para mai-upload ko sa YouTube channel. At kung wala kayo mga kabayan na nagsubscribe at nagsupport sa aking channel, ay ang inyong pag-support at inyong pag-subscribe ay isa itong nagpapalakas sa akin upang patuloy na maglagay ng mga magagandang video at mga magagandang mga content sa ating YouTube channel. Thank you very much my friend, at sana ipatuloy yung suportahan nito para lalo akong ma-inspire. Napakarami naman kasi sa ating nakakaranas talaga ng mga challenges at nakakaranas talaga ng mga problema sa ating buhay, nakakaranas ng mga pagsubok, nakakaranas ng testing, nakakaranas ng mga failures sa ating buhay. At dahil doon, kailangan din natin ng mga everyday quotation na nagpapalakas sa ating puso at sa ating isipan. So, sa time na to, napakalaki ang pasasalamat ko sa inyo dahil patuloy niyo sinusuportahan ng Rannel TV channel. So, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng problema? Bakit tayo nagkakaranas ng mga pagsubok sa buhay? Kasi ang pinakamagandang bagay doon, sinusubukan tayo at inaalaw yung mga problema na dumarating sa ating buhay para matry kung gaano tayo katatag na person sa buhay, kung gaano tayo katibay na person, kung gaano tayo katibay na tao, kung gaano tayo katibay, kung gaano kalakas ang ating puso at ating isipan, kaya dumarating yung mga problema sa ating buhay. At sa mga problema na yon, doon tayo hinuhubog kung paano tayo maging the best na person in the future. So, sa ating paglaki, iba-iba ang ating mga experience, iba-iba ang ating mga characteristics, iba-iba ang ating mga differences. Sa bawat tao, mayroon tayong matutunan, mayroon tayong ma-learn sa bawat isa, at yun ang pinakamagandang bagay. Okay? So, yun ang pinakaimportanteng bagay, na marami tayong matutunan, marami tayong matutunan sa bawat isa. Okay? So, kung saan ka man ngayon at ano man ang naabot mo ngayon is dahil sa naranasan mo, at sa naranasan mo na yun na nagpalakas sa'yo at nagpatibay sa'yo. Kung walang nag-motivate sa'yo, kung walang nagbigay sa'yo ng encouragement, kung walang nag-motivate sa'yo, kung walang nag-inspire sa'yo na magpatuloy ang buhay, hindi mo narating ang kinaroonan mo ngayon. At ang nakita ko kung bakit nakarating ka ngayon sa kinaroonan mo is because ikaw mismo ang nag-inspire sa sarili mo, pinatatag mo ang sarili mo, pinatibay mo ang sarili mo, at ikaw mismo ang nagsabi sa sarili mo na kaya ko to, kaya kong abutin ang pangarap ko, kaya kong abutin ang goals ko at dreams ko. So, ikaw mismo ang nagpatibay sa iyong sarili. Hindi mo inalaw na yung problema at mga pagsubok na magpahinto or magpatigil sa iyo, kundi bagkos ginawa mong challenge yon, na dahil doon sa mga problema ang naranasan mo, in-encourage mo at in-inspire mo ang sarili mo, kailangan tapusin ko to upang makamit ko ang aking mga pangarap, makamit ko ang aking mga goals. So dahil ngayon, nakarating ka na sa kinaroonan mo na matatag ka, naging successful ka, naabot mo yung mga pangarap mo, mayroon ka ngayong lakas, mayroon ka ngayong tibay ng loob at tibay ng isipan na i-encourage rin ang ibang mga tao. Turuan mo sila, ma-inspire mo sila na kaya din nila. At kung ano ang naranasan mo sa buhay, you can use them to encourage. You can encourage them, pwede mo silang mapalakas, pwede mo silang mapatibay dahil sa naranasan mo. So kaibigan,
lahat ng bagay na nangyayari sa atin may purpose. Sabi nga sa isang verses na narinig ko at pinagbubulay-bulayan ko, all things works together for those who love God. Pag ikaw mayroon kang pananampalataya sa Diyos, mayroon kang pagkakilala sa Diyos, mayroon kang yung faith mo ay very strong sa Panginoon, lahat na ng bagay na nangyayari sa buhay mo may purpose. Anong purpose? Upang ikaw ay palakasin. Anong purpose? Upang dalhin ka sa kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Okay? At karamihan nga ng nakikita ko, naranasan ko, at nakasalamuha ko mga tao, yung mga successful mga tao, sila pa yung may talagang napakatinding problema. Sila pa yung may mga taong, sila pa yung nakaranas ng mga mahigpit na pagsubok sa kanilang buhay. Kaya sila naging successful dahil nagpatuloy sila sa hamon ng buhay. Okay? Katulad kay Bill Gates, napakayaman na person yan. Pero tingnan mo ang kanyang karanasan. Ang isang athlete na kilala, Manny Pacquiao, ngayon ay naging successful. Tingnan mo ang kanilang karanasan. Talagang napakahirap ang buhay nila. Pero they continued in spite of their poverty. Nagpatuloy sila sa kabila ng mga pagsubok at sa kabila ng mga hamon sa buhay. So ikaw ngayon, kung nakakaranas man, maybe on the stage ka ngayon ng natawag na testing at challenge sa iyong buhay, napaka-importante ng bagay ngayon. Siguro hindi mo maintindihan, pero later may iintindihan mo na lang na yung naranasan mo pala na yun is part pala ng iyong success. Okay? So, in tune lang, my friends, my kabayan, in my channel, para patuloy kang ma-inspire sa mga inspirational and motivational messages. So, salamat sa pagsuporta at naway patuloy mong suportahan ang Rannel TV. Don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the button bells so that when I upload new videos, you will be notified. Okay? And thank you very much for continuing supporting me, and God bless you. Okay? Thank you very much. Bye-bye.